How has your life changed so far? Mula nung mag-Viva Max. Simula po siguro nung nag-Viva Max, medyo nagbago po yung tingin ng tao sa akin. Hindi naman in a bad way. Siguro nakita lang nila ako na mas bold, mas fierce. Yun, nakikita nila ako na nag-hubad in sa mga movies. Siyempre, yung hindi naman tayo mawawalan ng bashers doon. Tapos, dumami rin naman yung mga nagsusupport sa akin. And may mga nawala din. Siguro mga ginudge ako dahil nga galing ako sa wholesome, galing ako sa peer group. Tapos bigla akong lumipat sa sexy. Yun, medyo naanuhan din sila. Pero okay po yung nangyari sa life ko simula nung pumasok ako sa Viva Max. Mas naging confident ako sa sarili ko, lalo sa katawan ko. Dati sobrang na-insecure ako kasi sobrang payat ko, petite. Ngayon, mas minahal ko po yung sarili ko, lalo na pag nakikita ko sa mga movies. Kahit na ano, ano lang to, joke lang. Kahit na ikaw ang may pinakamaliit na boobs, eto. Okay lang po. Okay lang po talaga. Hindi, opo, napansin ko rin yun. Ako nga yung may pinakamaliit na boobs. Minsan, tinitignan ko rin, naghahanap ako ng sino bang mas maliit ng boobs sa akin dito. So, wala akong nakikita. Nakaganon lahat sa kanila. Oh, the Viva Max girls, ikaw lang ang ano. Hello. Joke. Reasons lang. Pero paano mo inaano na, kasi you're doing sexy and yet, yun nga, medyo hindi ikaw yung voluptuous kind, no? Pero paano mo ine-emote na sexy ka pa rin? Paano mo dinadaan sa projection? Siguro dinadaan ko po sa ginagawang straight body, chin up, huwag kang may insecure sa katawan mo, lalo na pag pinapakita mo. Ganun po, huwag mo ipapa-feel sa kanila na na-insecure kahit maliit boobs mo, ipakita mo yan. Ganun. But did you ever wish na they were bigger? Hindi po. Satisfy ka naman dyan. Yes po. Gusto ko kasi yung model type na katawan, like Kendall. Ganun.